Di ba? Ano yung may advice niya dun sa mga gusto rin mag-student? Na may takot. Ayun. Wala, magastos talaga. Pero ang maganda kasi sa student, mas madami, feeling, ewan ko, dahil siguro student ako, ang daming opportunity pagka nakapag-aral ka dito. Talagang, kahit siguro dumating kami dito na hindi ka, na PR kami, hindi kami nag-student, isa pa rin siguro sa amin mag-aaral. Kasi baka magkaroon tayo ng delay o ng challenges. Masayang. Yeah, masayang yung makauwi lang tayo. Application namin umabot lang nang wala pang isang taon. Unang taon namin dito, sa buhay namin dito sa Canada, sa Winnipeg, bali nakituloy muna kami dun sa pinsan ko, si Kuya Jess, at saka dun sa family niya, kay Ate Michelle, and dun sa mga kids niya. So maraming salamat sa kanila, sa tulong nila, and until now, tinutulungan pa rin nila kami na paano yung pamumuhay namin dito sa Canada. Inaalalayan pa rin nila kami. Kaya thankful kami kasi meron kaming mga, may kamag-anak kami na tumutulong sa amin para i-assist kami dito sa buhay namin, sa journey namin na to sa Canada. Okay. Especially to, and also to Reggie. Dun sa friend namin na tumulong Reggie sa amin. Reggie the friend. Ayun. So thank you, Reggie. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. Right here, Norbit Mountain. Kinalik ng park. Ali yung naging timeline namin since nasa yung production worker kasi is considered siya as an part ng NOCD. Yeah. Here pala sa Manitoba, kahit anong NOC mo, regardless anong NOC mo, as long as you are a full-time sa company mo, kasi meron dito as a part-timer pero binibigyan ka ng 30 or 40 hours eh. Pero basta yung status mo is full-time ka. 6 months, after ko nung 6 months o bago ko ma-reach yung 6 months, nag-take ako ng CELPIP or nung English exam dito. Then, nung pagkakuha ko siya, on May 27, 2022, nag-submit na ako ng application ko for MPNP. Expected ko dapat on the next draw pa lang, makukuha na eh. However, naging challenge pa sa amin yon kasi karoon ng war, di ba, sa Ukraine. Winnipeg is considered na maraming mga Ukrainian dito. So nagkaroon sila ng draw, parang isang buwan din yung inabot bago ko nakuha yung LAA. Letter of advice to apply. Ayun. So June 30 ko pa nakuha. So isang buwan din yung inabot. Unlike ngayon, pag-lodge mo lang kasi pwede Wednesday magpasa ka. Kinabukasan, kung may draw, matukuha ka. Ito sa Manitoba, hindi yung katulad sa express entry na check pa nila kung kailan ka nagpasa. July 18, nag-submit na kagad kami ng full application. Kasi sa Philippines pa lang, alam na namin kung ano yung mga requirements. So, ang pinaka-hinihintay na lang namin naman na pinaka-requirements, yung English exam, which is nagawa ko naman na, plus yung employment reference letter. Then yung mga pass na requirements namin doon sa mga employer namin, nakuha na rin namin kagad doon. Dala-dala na rin namin dito. And good thing about here, hindi ka magpapasa ng paper mo. So lahat is online, yung application. A-upload mo lang yung documents, nando doon na, pati yung mga form, pipilapan mo na lang. Pagka na ano. So, pero ginawa namin yon after 18 days pa. So July 18, nag-submit kami ng full application namin. Kasi gusto namin masigurado na lahat ng ini-input namin information is tama. Kasi nagagawa ko lang din naman siya after kung pagkarating ko sa work. And then, tapos siya naman sa gabi, after ng study niya, kaya pagkagaling niya sa work, kine-check niya man yung application kung tama ba yung in-input ko ba kasi. So may verification ka pa? Verification. Yeah. ikaw pa rin ang huling kahatol. Kumbaga, ginawa namin yon. Nag-work kami together talaga. Kumbaga, siya yung parang pinaka-QA ko. QA? Yeah. Quality assurance. Yeah. Kung tama ba yung pinag-ano ko doon, pinag-submit. After that, wala naman nang hiningi na any documents sa amin si MPNP. So, na-receive namin yung nomination letter na September 29, 2022. So, imagine,
77 days lang. Yung ano. 1.5 Yeah, less than 2.5 2.5 months. Parang nomination letter pa lang siya na magsasabi, mag-apply ka na for federal, for PR na. Nasubmit namin yung pinaka-full application namin for PR sa federal, October 18, 2022. Ang pinaka-critical dyan, kung nakita na ba o nabasa na ba ni nung officer yung application nyo is yung acknowledgement of receipt, yung tinatawag na AOR. Yeah. Para magkaroon ka ng file number. Receive namin siya actually. Unexpected. Kasi kung titignan ko yung timeline, usually sabi nila 6 months pa after nung application mo or 4 months after nung application mo. Pero kami, December 31, 2022. Imagine that, nagtataka kami. Uy, may nagtatrabaho pa pala ng mga officer na to. Yeah. So, yeah. Oo. Kaya, na nagulat kami na ng bagong taon. Eh syempre na pares kami nasa bahay noon. So yung AOR pa lang na na-receive namin, masaya na kami noon. Kasi alam namin na gagalaw na yung application namin. Mabilis kesa dun sa iba na nakikita namin yung timeline. Yeah. Na inaabot ng 4 to 6 months bago ma-receive yung file number nila. Yeah. Yung AOR. Mag-i-email din kasi yan na pwede mong i-link yung application mo sa GC key. Which is yung pagka GC key, pagka express entry, diretso na yun eh. Mm-hmm. Diba? Pero ito, ayun, nilink kagad namin siya on January 3. And then, ang next update na, ito yung parang waiting game na eh. Na, ano, kailangan, yung bawat section dun sa GC key, kailangan mag-approve siya eh. Kumbaga, meron siyang date na tapos na yung assessment nila. February 17. Pre-arrival letter. Actually, wala namang bearing yung pre-arrival letter. Mas applicable. Nandito na eh. No? So, parang requirements lang. Yeah. Ang sinasabi lang nila na pwede mong magamit na yung ibang mga benefits. Yeah. O yung mga other NGOs na dito sa Canada. Yun. Na pwedeng makatulong sa'yo during your arrival. Days after that, yung February 20, nag-medical pass na kami tatlo. Imagine, hindi na kami nag-medical dito sa Canada. Kasi last October 2022, naglabas sila ng memo na yung qualified pa yung medical mo 5 years before. Yeah. Kaya, malaking tulong din sa amin yun kasi naka-menos sa gastos yung medical. Kasi imagine kung tatlo kami, malamang gastos na naman kami ng kulang-kulang 1,000 dito. Kasi may mga nakikilala din ako dito na yung medical nila, which is dapat i-honor pa eh. Hmm. Dahil qualified pa sila. However, binibigyan pa sila ng request letter for medical. Oh. Kaya nagtatanong sila sa akin, bakit kayo walang medical kami, nirequestan kami? Baka iba't iba, case to case. Yeah. Case to case. So, hindi ko rin masabi. Pero kami, ang naging discarte lang din namin para just in case, kasi nakita rin namin yung memo na yun. In-upload na lang din namin yung documents namin. Na yung medical kayo na proof. Initiative. Yeah. Yeah. Waiting game ulit. Yeah. So, February 20, sakto April 14, Friday yon. Yeah. Na-receive na namin yung parang Portal 1 na tinatawag nila. So, yung Portal 1, doon magbibigay ka ng information kung kailan ka nag-LAN, yung color ng eyes mo, height, yon, yung mga gano'n. Kumbaga parang yun din yung information na nakalagay sa PR card mo. Portal 2, na-receive namin. Pagka-send lang namin ng Portal 1 on Friday, Portal 2, April 17, Monday, na-receive na kagad namin yung Portal 2. Which is, mag-upload na kami ng picture for PR card. For PR card? Yeah. Wow. So, ganun kabilis yun. Challenge ulit namin. Although, hindi naman ganun ka-big deal. Nagkaroon ng strike, kasama dun yung IRCC. So, inabot yon ng, nag-start kasi ng April 19. Totally expected na namin, dapat a week lang, a week or 2 weeks, makaka-receive na kami ng, ang last, yung ECOPR kasi, yung para to confirm that you are already a permanent resident. So, yun yung pinaka day 1 mo ng pagiging PR mo. Day 4, this 2023,
ayun, na-receive na namin yung COPR na hinihintay namin. Yun. Which is yun yung pinaka... Yun ang hinahantay na yeah, doon eh. PR, at declare na talagang PR sure, na kayo permanent dito sa Canada. Yun. Ayun. Actually, nagbibiroan nga kami kasi sabi ko sa kanya nung after nung ma-receive namin yung Portal 2, baka dahil panggabi yung trabaho ko, huwag muna akong gisingin. Kaya kung ma-receive mo yung Portal 2, baka mag-iiyakan lang tayo dito. Natin. However, na-receive ko siya, nasa work na gabi, lumabas yung memo nung COPR namin. Which is, binuksan niya yung email ko. Yun na yun. Nando doon. So, yun na. Nando doon. Yun ang pinakamasarap na pakiramdam. Yeah. Tapos yung tipong gusto mong umuwi na lang, ayaw na magtrabaho sa gabi. Yung isang araw na lang, sa akin na muna to. Oo. Application namin, umabot lang nang wala pang isang taon. Hindi pa nagkaroon ng delay. Strike, ng delay. Less than. Yeah. Yung program ko total, 2 years. 2 years yung kinuha mo. 2 years, oo. Which is talagang na gusto lang mo siya. Nagano lang kami, playing safe. Nire-recommendan ko siya ng 1 year program. Mm-hmm. Sabi niya, ayoko niyan. Kasi baka magkaroon tayo ng delay o ng challenges. Masayang. Yeah, masayang yung makaumuwi lang tayo. Mm-hmm. Kung... 1 year lang yung kukuhanin natin na program. So, well, we take the risk. We take the risk. Kaya kinuha niya 2 year program. So, ayun nga, yung funding lang yung magiging challenge namin doon, pero sigurado naman na magiging PR din. Yun. In the end. Ayos. Congratulations. Yan. Student pathway sa Canada. Uy, may pera. Paano ginawa ni Elaine and ni Jojen yung pathway na yon? Ano yung diskarte? Siyempre, ang una kasing ano sa student pathway, funds. Send tuition dito as international student, triple. Triple sa domestic. So, kasi iba yung pinapasukan ng payroll namin, iba yung sa savings din namin. I see. So yun yung discount na ginawa nyo to provide the proof of funds. Yes, para ma-meet namin yung proof of funds. Kasi kailangan nagmamatch din yung pumapasok na pera sa'yo dun sa income mo. I see. Ayan. So, wala rin naman kami binentang property. Yung iba kasi, pwede sila magbenta ng property, tapos yun ang ipapasok nila. Okay lang yun, kasi meron silang parang resibo ba na nagbenta silang property. Kami wala naman, so... Yeah. The range. Actually, ang ginawa namin, kasi marami kasi yung nababasa na pinaka na re-refuse sila because of the proof of fund. Mm-hmm. So, ang ginawa namin, since meron kasing student direct stream, part of the student direct stream is meron kang GIC, yung Guaranteed Investment Certificate. Which is 10,000 minimum yun. Mm-hmm. So, ang total proof of fund kasi dapat 10,000 for the main applicant, si student, then 3,000 for the OWP. So, that would be 13,000. Tapos 2,000 for the kids. So, that would be 15,000. Oh, 15. I think 15. Plus, ang binayaran na namin sa kanya, binayaran na namin yung one-year tuition niya. Iba pa yung, iba pa. Yeah. So, bali yung tuition for 1 year, like, 14? Yeah. Around 14,000. Noon pa ngayon, umabot na siya ng 16 eh. Every year, nagtataas. 14,000 sa tuition. 10,000 sa GIC. Iba pa yung laman. Iba pa yung para sa kanila. Yeah. Na ang naging proof of fund na lang namin, yung nasa bangko na pinakita namin. Kasi meron siyang Guaranteed Investment Certificate, yung GIC natin tinatawag. Para at least, doon sa ano na yun, yung part or portion na yon is yung proof of fund. Masolusyonan na namin. Hindi siya magiging cost of refuse. Yeah, 30,000. Tapos ang ginagawa niyo DIY pa yun sa inyo or meron kayong agency or consultant? Ano ba? Ang nangyari kasi noon, before pa kasi nagtry akong mag-apply sa Quebec. Yeah, mayroon siyang additional story. Dati yun. Yes. Dalagat binata pa kami. Sinuportahan naman niya ako kahit ako lang mag-apply sa Quebec. Iwan siya. Iwan niya. Nag-try kami noon pero yun via agency kasi mababa pa ang points ng Quebec noon.
Yeah. Tapos, nag-apply kami. Okay. Nag-apply ako. Tapos, yeah, inabot ako ng... Inabutan kami nung bago nilang application, which every is yung Arima. Nagbabago. So, nahirapan na kaming makapasok doon, makapag-upload ng ano, documents, ganyan. So, hindi na kami nakapasok. Tapos, eh, bayad na namin yung agency para mag-process. Ngayon, nung na-decide na namin mag-student pathway, tinanong namin sila po, pwede ba namin i-convert kasi sayang naman yung binayad namin sa inyo, di ba? Eh, nagpa-process din naman sila ng student. Which is they allowed. They allowed. So, nag-withdraw ko doon sa program nila ng Quebec. Tapos, nag-apply. Ginamit namin yung fund na yun for student. Oh. Yeah. Tapos, yun. Sila yung nag-process. Sila yung nag-process ng ano namin, as representative ng student, ano namin. Pero, kung tutusin, kaya kasi talaga siya i-DIY. Mm-hmm. Kung may time ka. Kasi kailangan mo talaga mag-research. Tapos kami yung sobrang kulit, ang kulit namin dun sa agency na yun. Kasi minsan pagka feeling namin walang nangyayari. So talagang nampupukpuk kami. Kasi during the application process, ang pinaka challenge ng mindset mo is yung maghintay. I mean, yung gusto mo kagad parang kinabukasan may resulta ka na. Kumbaga, ang hirap kasi na lagi mong iniisip, ano, kamusta na kaya yung application. Yeah. Kumbaga, tas at the end of the day, tapos meron kang marireceive na baka refuse na. Mm. Na ano. Pero actually, in God's grace naman, nakuha namin yung Nag-submit kami, and sinabit yung application January 23 ng 2021. Na-approve kami ng by March. March lang, mid-March. So, ganun lang kabilis. Yeah. Ang ano pa namin nun, gusto, ang sabi pa ng agency, ikaw na lang muna mauna mag-apply as student. Kasi maraming nare-refuse na magkakasama yung family dahil nga pandemic, tapos nasama mo yung bata, yung ganyan. Yan ang diskarte before nung mga, or I know, baka diskarte pa rin nung iba ngayon na mauuna si student para meron silang home ties na yung asawa, anak, na asa home ties. Kapalabasin kasi nila na home ties nila na mag-i-student muna ako, magtatrabaho ako doon, pero babalik ako kasi nandito yung family ko. Oh. Pag na-approve si student, tsaka nila i-apply si OWP, tsaka independent. Ganun yung strategy. Pero kami, hindi kasi kami pumayag na, kasi one for all for one kami. Sabay-sabay kasi na kasi maliit pa yung baby namin noon, so hindi ko naman siya pwede iwan. Mm-hmm. So pagka hindi ako pag na-refuse talaga, di-reapply na lang uli, ganun talaga. Hindi siya pumayag na siya lang mag-isa, tas may iwan kami. Yeah. Sama-sama kami kung sama-sama. Kung refuse. Oh, kung magwawagi, ma-approve. Ayos, sama-sama kami. Na-approve naman. Wala, magagastos talaga. Pero ang maganda kasi sa student, mas madami, feeling, ewan ko, dahil siguro student ako, ang daming opportunity pagka nakapag-aral ka dito. Talagang kahit siguro dumating kami dito na hindi ka, na PR kami, hindi kami nag-student, isa pa rin siguro sa amin mag-aaral para mas maganda yung job na mapasukan. So, ganun pa din naman. Ganun pa rin ang plan. Mm-hmm. Yeah, may follow-up question ka pa sa kanila? Sa agency nun pa, 60,000 pesos. 60? 60. Dati 60. Pa kasi yun, like, 2012 pa? After pandemic pa. Hindi, yun matagal na po kasi 2012 nung pa yun. Ano pa yun eh, nag-apply pa akong Quebec noon. Diba? Ano yung may advice nyo dun sa mga gusto rin mag-student? Na may takot. Ayun. Isa lang masasabi ko, face your fear. Diba? At the end of the day, kung ano man yung ginastos ninyo na tuition fee, pagpunta rito, mababawi nyo rin yan. Kaya, marirealize nyo, mababawi nyo rin yan dito. Kasi, dun pa lang sa taxation dito, nakasama na kagad yung tuition credit ninyo. Kahit international student kayo. Ayun. So, recently lang nga, yung tuition credit niya ni student, nakuha ko. Nakuha mo lahat? Yeah. Hindi, paunti-unti pa lang. Pero meron lang kasing certain bracket eh. Hanggat hindi siya nauubos. Na hindi siya nauubos. So kumbaga kung magkano rin yung inambag, kung magkano rin yung tuition mo, hindi niyo makukuha mo. Hindi lang babalik, paunti-unti. Yeah, paunti-unti. Yeah. Paunti-unti. So parang may budget siya, yeah. Pero parang installment. Yeah. So parang nang lugi rin pala. Wala kaya nga.
walang lugi, kaya inisip ko rin na in the future, mag-aaral din ako. Para so, makomo rin yung inaral mo. Mabuo ko yung inaral ko. Saka makabalik siya sa IT sa profession industry. Ko. Tapos, alam ko at the end of the day, babalik din naman din sa akin kung ano yung binayad ko sa government. Kung sa atin, ikaw ang mag-i-invest sa sarili mo, pero walang balik din sa iyo yung government. Pero dito, yun yung yeah. So, ibig sabihin, maganda yung government talaga dito sa Canada. Tsaka tamang planning lang. Kasi iba, humihinto na na pagka na-approve na sa student, hinto na sila. Parang hindi na nila, ang end goal mo dito, ma-PR, hindi lang naman makapasok dito sa Canada eh. So, dapat may proper planning kung paano from the nakarating ka dito hanggang sa yung end goal mo ma-PR. Always assess din kung ano yung laging program from your province. Kasi kung titignan mo yung express entry, napaka competitive niya ngayon dahil sa taas ng points na kailangan. So always compute kung ano yung points mo na applicable dun sa province and then kung ano yung program nila ngayon for the PR pathway para sa mga students or kung may open work permit na kasama. Ayos. Kanina. Can you add on, Kayling? Wala na. Yan na. So yan. Good luck sa lahat ng mag-apply. Student to PR. So ano, marami ka ba natutunan? Did you learn things with Dito Jojen and the Elaine? I didn't listen. You should listen. So maraming salamat kay Elaine at kay Jojen sa pagbisita rito. And sabi ko nga, di ba, noong nakaraang video, meron tayong mai-interview. Sila yung unang-unang pumunta rito at na-interview natin dito sa bahay. So ayan, maraming salamat sa inyong dalawa sa pag-share na experience. And sa mga susunod pa, hopefully. I thought it was tatlo? Yeah. So sa mga susunod pa mga tao or mga nangarap na pumunta dito sa Canada, hopefully may natutunan kayo dito sa video na to. And may apply nyo rin soon enough. Okay. So hanggang dito ko na lang tatapusin tong video na to. So again, we'll see you on to the next one. Makitip, makitrip, at makitravel dito sa Buhay sa Canada. And we'll see you soon. Peace out. How do I shut it? Shut it. So, three good things bakit yeah. Sa Manitoba. Una, kung meron kang open work permit na kasama, pwede na kagad mag-apply ng Manitoba Health Card dito. Kahit wala pang trabaho yung open work permit mo. Kumbaga, pagkadating mo, kung kaya mo pa, pumunta ka kagad dun sa agency for mag-apply for Manitoba Health Card. Yun yung una. And then, pangalawa, kahit hindi ka pa PR dito, pwede ka na kagad makakuha ng subsidy for daycare. Oh. Yeah. So yun yung ginawa namin din para yung anak namin is may pasok din sa daycare, which is low income pa kami na pagpasok namin dito yung tinitignan nila. So at least nakatipid kami, pero currently kahit $10 a day na yung daycare dito sa Manitoba, binabayaran lang namin before is $2 a day. $2 a day daycare. Yeah. Yun na kami. $2 a day. And then, pangatlo, yung kahit single yung applicant dito, pero may co-op na tinatawag, which is yung intern, na nakaka-apply na sila ng Manitoba Health Card. Kasi before, hindi namin alam rin yun eh, na ano, pero may gumawa na isang estudyante, ang pinakita niya is yung co-op. Which is binibigay na rin kasi yung co-op permit na yon sa immigration mo pa lang. Pagka-land mo immigration. So yun, which is pagka meron ka kasing Manitoba Health Card, pwede ka magpa-reduce ng tuition mo para mabawasan yung insurance mo. Laki kasi na insurance. Student. Masa 800 per month. That's per month. No. Per term. Okay. Yeah. So yun yung maganda rin dito sa Manitoba. Ayan. So hindi mo naiisipin yung check-up. Diba? Tapos yung mag-aalaga sa bata kung gusto mo ipasukon sa pasok sa daycare. Kasi usually, baka yung setup nyo, parehas kayo nakakuha ng morning na
shift na trabaho. So, pwede mong dalhin yung bata sa daycare, which is murang halaga lang. So, murang halaga. $10. $2 a day. Oh, $2 a day. Yeah. Saan yung daycare na yun? I mean, hindi. Yung $2 a day, subsidy. Sinubsidy kasi. Kasi low income. So, kumbaga, parang deductible mo lang yung $2. $2. Tapos the rest will be the, from the government. Yes. Ayos. So, yun yung mga, I mean, benefits na pwede nyo pang makuha dito. Sa Manitoba. Sa Manitoba. I'm not sure with the other province. Doon pala kayo sa kabila. There you go. Yo. We got Mark. Oh, good morning. 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 Ayos. Dun tayo. Hi, saan?